For today's video mga sir, panibagong motor na naman tayong i-review. Ito nga ang brand na Monarch at ito yung kanilang model na Omni 125, isang scooter na makikipagkompetensya na naman dito sa Pilipinas at by May 2024 ay magkakaroon na ng mga branches ang Monarch Philippines dito sa ating bansa. At syempre, alamin din natin kung ano nga ba yung meron sa motor na ito. Specs and features at presyo kung magkano nga ba ang motor na ito para malaman nyo rin kung balak nyo bumili ng ganitong motor. Ang makina pala ng motor na ito ay may engine type na single cylinder, air-cooled single overhead cam, 4-stroke, at may engine displacement na 124.8cc. Ayon naman mag-produce ang makina ito sa maximum horsepower sa 56 kilowatts at 7,500 rpm, at may maximum torque naman ito na 7.2 Nm at 6,000 rpm. At yung transmission type is CVT. At may fuel tank capacity naman ito na 5 liters. Ngayon, i-check naman natin yung features ng motor na ito. Kitang-kita naman natin sa kanyang head light na napaganda at napaka-futuristic na parang transformer ang forma. LED na rin ang gamit niyan guys, pati yung turn signal light niya nasa gilid. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng headlight nito at yung turn signal lights dito sa harapan. Magaling din yung mga linings at design ng kanyang mga bearings dahil nagmumuka talaga itong robot tong motor na ito dahil sa kanyang itsura at design ng kanyang headlight. Dito naman sa unahan niya, meron tayong front telescopic at naka-disc brakes na rin ang motor na ito at dual piston caliper ang gamit niya, pero wala itong ABS at saka CBS. Yan naman ang size niya, 1990x14, at tubeless na rin ang gulong ng motor na ito. At kitang-kita rin natin na napaganda rin naman talaga ng itsura ng kanya. Side-by-side flarings at may nakalagay ng Monarch tayo dyan. At dito naman tayo sa bandang likuran, check natin. So dito sa kanyang likuran, naka-LED na rin ang kanyang taillight dito at LED na rin yung kanyang turn signal light. Napaganda rin ang itsura at design ng kanyang taillight dito at yan naman ang kanyang signal light, LED na rin at parehang katulad siya sa Click 125. At syempre, hindi natin pwedeng hindi i-try. Meron tayong susi dito. So, itatry natin siya ngayon mga ka-rider. At i-check natin kung ano nga bang itsura ng mga ilaw niya. So, yan. Naka-shutter key pa rin ng motor neto. Hindi siya keyless. So, makita natin dito sa kanyang dashboard. Dahil naka-fully digital meter panel gauge at napaganda dahil colorized na rin ito mga ka-rider. Tignan naman natin sa kanyang harapan. Kitang-kita nyo naman napaganda nga naman talaga ng harapan niya at yung headlight niya. Nagmumuka talaga siyang bumblebee tignan. At kita niyo naman yung turn signal light niya nasa gilid lang at napaganda ng itsura. At ito naman ang itsura ng kanyang tail light dito at turn signal light at meron na rin itong hazard light mga ka-rider. Napaganda ng features nito dahil sa isang 125cc ay may hazard light ka na. At napaganda rin talaga ng kanyang tail light ng itsura at design. At dahil nga fully LED na ang gamit ng motor nito ay makasigurado tayong mas matibay at mas matagal ang lifespan nito. Dito naman tayo sa size ng kanyang gulong. Meron tayong 190x14 at tubeless na rin yan guys. At yung kanyang braking system naman dyan is drum brake. Naga single shock absorber unit swing. Sa mga switches naman niya, makikita natin mayroon tayong hazard light switch at meron tayong patayan ng ilaw at meron tayong electric start sa baba. So dito na naka-shutter key pa rin ng motor na ito at dito mo rin mabubuksan ang iyong upuan. Sa kabila naman, ito naman ng mga switches, high and low, busina, turn signal light lang ang meron. At napaganda nga naman talaga ng kanyang panel gauge dahil fully digital meter panel gauge na nga ang gamit sa motor na ito. Di lang yan, meron itong dedicated USB charging port. Kung mahilig ka mag long ride or pag gagawin mo ito pang hanap buhay, napagandang merong ganitong features ang iyong motor. Sa bawat gilid naman ay meron tayong mga lagayan dyan or pouches na pwede natin lagyan ng mga anong maliliit na bagay na pwede nating dalhin or lagay para dyan. At kung mahilig ka mamalengke, meron tayong hook sa bitan ng mga bagay na panlabit. Syempre dito sa kanyang footboard, hindi siya madulas dahil meron siyang rough texture at plastics. Ito naman ang kanyang footrest para sa back rider. Yan ang kanyang itsura. Nagandahan rin ako dito sa kanyang design ng grabber niya kasi ready na to lagyan ng top box dahil meron na itong mga butas na pwede nating lagyan ng top box. Pagdating naman sa seat storage ito ay malaki rin ang seat storage ito guys at marami ka nang malalagay dito sa kanyang seat storage dahil malawak at kasya dyan yung face helmet. At yan naman yung kanyang gas tank, so bubuksan mo pa yung upuan kung ikaw ay magpapagasolina. Overall maganda pa rin naman ang motor na ito kahit hindi pa ito naka liquid cooled at gumagamit pa rin ito ng air cooled ay reasonable naman for its price. Pero at sa format design ay panalong panalo ka. Dahil sa halagang 72,000 ay meron ka na ganito kagandang motor. Pagkakaroon natin sa May 2024 para sa kanilang mga variation ng mga kulay dahil maganda pa ang ibang mga kulay nito. So, ang nandito lang ay display lang yan. Anong masabi nyo mga ka-rider sa video natin ngayon? Maaari kayo magkomento dyan sa baba. At kung gusto mo ng ganitong content, maaari ka mag-subscribe at follow na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos or reviews ng mga motor na i-upload ko dito sa aking YouTube channel at sa
aking Facebook page. Maraming salamat sa iyong panonood. Para sa susunod na video, abangan.